ที่จะไปงานปฏิบัติMagandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga! Kasama natin dito ang ating Vice Governor na nakita ako. Kaya ako sinundan para sa inspection. Parang ka natin, Vice Governor Mark Divisce. Parang ka natin. Kasama ko rin ang ating Director ng Police Committee Relations, Police Major General Rodel Sermonia. Galing ako kanina sa Lipa City para sa ibang mga lapot doon. And after that, going to our Police Provincial Office here in Batangas, dumaan ako sa San Jose Municipal Police Station. At ngayon, bago ako tumungo sa ating PPO headquarters, dumaan ko na ako dito sa Batangas City Police Station para magsagawa ng inspection or pagbisita para makita itong inyong lugar. At ato, nakikita natin ang inyong police station. Ang ating police station ay hindi pa siya standard police station building for city police station. Pero sinasabi nga natin, it doesn't matter kung sa ngayon ay hindi pa siya standard kasi may programa naman ang ating TNP sa pakipagtulungan ng ating mga LGU na ating mga police station is maging standard. Pero more than that, mas maganda na ang ating police station, hindi man siya yung ating standard, pero malinis at presentable. At sa aking inspection nga kanina, tinignan ko itong paligid nyo, itong labas, itong loob, at pati na rin paligid, at nakita ko na malinis ang police station natin. Palakpakan natin. So yun ang sinasabi natin, na itong police station kasi natin, ito yung unang tinitignan ng ating mga kabayan. Like natin sinasabi, na ang ating mga kabayan, pag meron silang mga itudunog sa atin, hindi man yan sa krami sa opisina pupunta. Hindi rin yan sa Kanlubang or sa Region Headquarters. At hindi rin sa PPO dito sa inyo pupunta. At kung meron kayong mga substation or mga PCP, doon sila pupunta pag meron silang mga concern. Kaya tama lamang, kagaya ng napitran kanina, na napakaagaw pa lang, pero meron ng nag-apply ng police clearance at iba pa. Natutunog sa inyo dito, pagpasok pa lang nila, ang pulis sa labas pa lang, makikita na maayos lahat na. Makita natin, nag-aating pwede ng mga landscaping at maganda na makita natin na mayroong waiting area, na may mga taniman sa paligid. Sa aking experience, sa aking pag-ikot sa iba't ibang mga police station, Luzon, Visayas, Mindanao, yung malinis sa opisina, normal na. Kasi alam natin na yun ang sinasabi natin. Pero more than that, pati sa labas, titignan mo yung mga upusa si Helio, titignan mo yung balatang Kenti, malinis na rin at nagdagdag pa. Halos lahat andun ang attempt na magkaroon ng landscaping. Bakit dati sinasabi na pinapahalaga natin itong paglilinis? Trabaho ko ng pulis paglinis? Alam nyo, maliit pa lang tayo, binulat na sa ating pag-iisip yan ng ating mga magulang na maging malinis sa katawan at sa ating mga gamitan. Pagpasok natin sa ating mga paaralan, sa ating mga pangalawang magulang, ating mga guro, yan na rin ang tinuro sa atin. Eh lalo na, ito, pangalawang bahay nyo na eh. Lalo na sa inyo dito, sa mga probinsya na kalimitan, dito na kayo nakatira. Kaya nga, itong paglilinis na ito, hindi lang ito basta paglilinis, pero this is the reflection of our discipline. At nagbabag-provincing tayo kasi yan ang gusto natin, yan ang pinakamabilis na parahan para makukuha natin ang tiwala ng respeto ng ating mga kabayan. Ang malinis na police station. Dahil sa malinis na police station, yan ngayon ay magtutulak para maging malinis ang ating pag-iisip at pati na rin yung ating pagtatrabaho at paglilingkod sa ating bayan. Kaya nga doon sa ating Intensified Cleanliness Policy na aking sinusunog, ito yung simplified version or summarized version na lahat ng programa natin na pinagdrapan ng ating mga dating policy heavy ng PNP at tayo na rin. Sinasummarize natin dyan para magbigay ng simple guide sa atin na gawin yung tama at legal. At doon nagsisimula sa disiplina sa katawan. Yung ating Intensified Cleanliness Policy na panood sa two simple concepto, cleanliness of the offices, cleanliness of the drugs, and cleanliness of the community. Na paglilinis sa atin, ito yung sinasabi ko nga. At yun, that could be translated sa paglilinis din sa ating hanay, sa ating internal cleansing program. Matagal natin ginagawa, pero binibigyan natin ang focus ngayon
mula sa hospital ng Congress. Yung pangatlo, wellness community. Very literal, malinis sa kapaligiran. Kasi ito pa, ang ating jefe ay talagang usap na pwede yung event of di ba? Kaya yung kailangan nito, mag ito na, ang pangatlo sa talagang standard na police community. Yung pag-inig nito, mahawa na rin yung katabi, pati yung mahawa na rin yung kalinisan eventually. Pati yung mga kapitbahay, malinis na yan. Yun ang gusto natin mangyari, but more than the literal cleanliness in this world is yung cleanliness na the community natin, yan ay tumutukoy sa malinis sa krimen. Kaya ngayon ating komunidad, through our program, our existing campaigns against all forms of criminality, against illegal drugs, against the remnant of insurgency, terrorism, cybercrime, yan ang ating sinusunog. Kaya kung iisipin mo, itong intensified wellness policy, ito yung kabuuan ng lahat ng ating mga reforma na ginagawa na ang ating objective to win the hearts and minds of the public para makuha natin ang tiwala nila, ang kanilang kumpiyansa para tulungan tayo wholeheartedly. That would make us more effective sa pag-deliver ng ating services. Kaya huwag natin baliwalay itong simpleng-simpleng paglilinis. Exaggerated cleanliness dahil dyan lang nagsisimula. So, ako naman, well, with your strength right now, masasabi natin na kulang ang pulis natin sa lungsod na ito. Patuloy naman ang pag-recruit natin at sana madagdagan natin ito. But just the same, mas importante sa atin ang quality kaysa quantity ng ating pulis. We have more than 222,000, but that is all over the Philippines at marami din tayo mga national support units. At ito ngayon nakikita natin ang mga ginagawa ng ating mga pulis na namumonitor nyo. Mga simpleng bagay na ginagawa natin. Yun ang ating gustong ipakita. Yung totoong mukha ng Philippine National Police. Hindi yung ilan-ilan ang samahan natin na magbuka ng kalokohan ngayon. Morado, apektado tayong lahat. Ang ating lugar dito sa Pasadena City, Metropolis, katabi na rin ng Metro Manila. Kumbaga matindi ang challenge sa atin dito. Kaya nga dapat na ating ipakita sa lahat na tayo ang ehemplo ng maayos at disiplinadong pulis dito sa probinsya pero ng buhay na parang kagaya na rin sa Metro Manila. So gusto ko ipatingin at well, I would like to commend you for being part of this program na ginagawa natin. But more than that, ito ay hindi lamang nagagawin natin sa kalinisan dito sa opisina, but it should be extended yung kalinisan na yan sa ating pagitungo sa ating makabayan na ating kapinaglilikuran. So, I'm happy to be such a leader. Actually, I'm quite familiar with this place because I was assigned here as your regional director before and the provincial officer of CADJ, but that was a long time ago. But just the same, natutuwa ako na makabalik dito at makita ko kayo. At ipagpatuloy nyo lang, ha? Ipagpatuloy yung ating pinakikitang magagandang bagay sa ating mga kababayan dahil they should deserve a police that works for their concern and we should deserve also the trust and confidence na gusto natin na ipakita sa kanila. So with that, magandang umaga, maraming salamat at mabuhay tayo na. Thank you.